Welcome back to my channel. So for today's video, ididabina natin yung Glam Potion, Cosmetics, and Souvenirs. So kung pinanood nyo yung unboxing kong PR package, makikita nyo dun kung ano yung mga pinadala nila, which is itong shampoo bar, itong activated charcoal, that's yung charcoal na may kojic, gluta toner, tomato toner, at yung Glam Lash Serum. So, nung una, ang ginawa ko kasi, pinagsabay ko yung tomato toner at saka gluta toner. Yung isa sa umaga at isa sa gabi. Sinabi sa akin na dapat isa lang daw muna yung gamitin. So, ang inuna kong gamitin ay itong tomato toner. Nung nakaraan kasi, nung nag-video din ako nun, saktong-sakto nun, dalawa yung malaki kong tigyawat nun. Tapos, ayun, ginamit ko to for 1 week. At natingin naman yung tigyawat ko dito. Ipapakita ko na lang yung video na ina-apply ko yung tumito toner sa face ko. Itong toner na to, pampatanggal to ng pimples at nagbibigay siya ng rosy cheeks. So, ang masasabi ko naman na dito na totoo naman na natuyo yung pimples ko nung ginamit ko to. After ko gamitin yung tomato toner, so, ito naman yung trinay ko, yung gluta toner, para matanggal yung pimple mark. Kasi ako, tuwing may tigyawat ako, lagi ko talagang aksidenteng nakakamot. Kaya, kaysa gumaling na siya, magsusugat ulit, tapos mangingitim na naman yung pimple, tapos ayun, magkakamark siya. Kaya, sinasabi ko sa inyo, ingatan nyo na makamot nyo yung pimples para hindi magkamark. So, ito na yung ginagamit ko. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya, yung gluta toner, para mawala yung spots niya. Itong toner na to talaga, pang moisturize at papaputi ng mukha. Pero, ayun nga, inisip ko na lang na baka naman dahil papuputi din siya, ma-whiten niya yung dark spots ko. At medyo nabawasan naman yung pagkaitim ng pimple ko. Pero andito pa rin siya. Hindi siya nawala. Ito yung spot ng may pimple ako. Ito rin. Tapos, ito. So, yun nakita niya, hindi totally nawala yung ano ko, pimple marks. At ang gusto ko din kasi talaga mawala sa face ko, itong mga whiteheads ko, kung nakita niyo yung pinakita ko nung naka-zoom, may mga whiteheads kasi ako dito. Kaya ayun, naghanap ako ng product na sana makatanggal talaga yun. Kasi itong dalawa, hindi na natanggal yung mga whiteheads ko. Nawala lang talaga yung pimple. Yung toner nga nila, parang ano, gel type. Ganyan o, parang pa-gel. Hindi siya yung water talaga. Diba yung pag mga normal na toner water, tapos kailangan mo na cotton pad para malagay sa face mo. So, okay sa akin kasi talagang makikita mo na nag-spread sa face mo. Ang gusto ko pa sa kanila, yung amay talaga nila. Hindi sila matapang. Ang sweet ng amay niya. Pag in-apply sila sa face, wala silang stingy effect. Hindi siya ma-apply sa mukha. Hindi katulad sa mga naibang na-try kong toner na tomato toner, na pag nilagay sa mukha, medyo ma-apply. Ito, hindi. Kahit na nagko-kojic ako na sa bon. Kasi syempre, ma-apply talaga yung kojic sa sabon. Tapos pag after nun, nalagyan mo ng mga toner na ma-apply. Ito, hindi. Hindi siya ma-apply. Next, dun naman tayo sa pure activated charcoal nila. Sa akin, ito, na-maintain naman na ito yung maputi kong ipin. Ang gagawin mo lang dito, yun nga, yung babasahin mo yung toothbrush mo, i-dip mo dito. Ipakita ko sa inyo. So, i-dip nyo dito. Ayan. Charcoal powder. Tapos ayun, ipabrush nyo yung teeth nyo ng ilang minutes. Mga 2 to 3 minutes. Tapos, tagalan nyo din yung pag-gargle nyo. Kasi talagang mag-i-stain yung black na powder sa mga singit-singit ng teeth nyo. Effective naman to sa akin. Kasi talaga naniniwala ako sa mga power ng charcoal sa ngipin. Na kapag after ko kasi kumain, yung mga, syempre, magkakaroon ng mga discoloration sa ipin, natatanggal naman niya. Kahit yung after kong i-vlog yun, tapos ginamit ko agad, may difference na agad na makikita sa ngipin. So, try nyo to kung kailangan nyo. Parehas yung charcoal na wala silang amoy. At nung ito naman, nung may kojic active, so, nung tinatry ko naman siya sa balat ko, hindi din naman humapde sa balat ko. Mas maganda kung gagamit kayo ng ganto sa katawan, no? Magpupit talaga muna kayo ng pupo para hindi ganun kahirap pag tinanggal. At kapag mag-apply kayo, huwag nung saluhin.
ipat mo lang. Kasi kahit konti lang, makakaano naman siya eh. Makakasakop naman siya ng balat. Tsaka tuwing ginagamit ko to, binabagod ko muna ito sa kakatawan ko ng mga 2 minutes, ganun. Para talagang umi-effect siya. At kailangan, kapag nabalawan mo na yung part na niligan mo na ito, tingnan mo naman yung fingernails mo kasi talagang sisingit siya sa kuko mo. Ang hassle lang na kapag binanlawan talaga ng mabuti, kailangan na gamitin mo din yung lupa. Ayan. Next naman dun tayo sa shampoo bar nila. Ayan. So, yung experience ko naman dito, normal na shampoo lang siya talaga na in the form of sabon. Papasayin mo siya para lang bumula at okay naman, maganda naman yung amoy niya at hindi naman nag-dry yung hair ko. After mo lang maligo talaga, kakaiba yung amoy mo kasi amoy, ano talaga ito eh, amoy flower. At hinuli ko talaga yung pinaka naging parang tumatak sa akin product nila. Kasi ang effective talaga niya, itong Glam Lash and Brows Serum nila. Ginagamit ko to sa gabi para overnight siya mag-stay sa'yo at ginagamit ko pa rin siya sa umaga kapag naalala ko pag nag-relax ko. Ngayon wala akong ginamit na brow product. Yung talagang normal na kilay ko lang yan. Ang pinaka napansin ko dito, yung ano ko, yung lower lash ko. Dati kasi hindi sobrang kita, pero ngayon medyo may nakikita na kumahaba na siya, kumakapal siya. Ayun, may difference talaga nung ginamit ko to. At sa product ko to, wala ka talagang may expect na amoy kasi amoy oil lang talaga siya. Tuwa-tuwa pa ako kasi pag ginagamit siya, sobrang dali. Kasi nga, ang laki nung... Ito ang laki nga nung wand niya. So, kuha-kuha mo lahat. Ayan. Namagaling nga ako ngayon. Kuha-kuha mo lahat nung ang pilik mata mo. So, ayan, para sa akin, mas feeling ko talaga kumapal yung kilay ko. Kasi ayan, oh. Tsaka tumubo yung mga nasa ilalim. Parang mas buo yung kilay ko, pero ang pangit na talaga na shape yung kilay ko. At talaga nung napapansin ko din, parang... Mas kumakapal tingnan yung pilik mata ko. Ayan, mas humaba. Makikita mo naman kasi yun sa sarili mo eh. Pag kung parang may pagbabago sa eyelashes mo or sa kilay mo. So, eto, talagang tuloy-tuloy ko itong gagamitin para talagang humaba yung pilik mata ko. Tapos, ayan, pag in-apply nyo siya, papakita ko sa inyo. Saktong-sakto, kuha niyo yung kilay ko. So, pwede nyo din siyang magamit kung gusto nyo may feathery brows. Yan, ganyan siya. Ito yung pinaka-favorite kong products kanila at hindi na ako magtataka kasi ito yung bestseller nila eh. Nire-recommend ko sa inyo to kung gusto nyo maging mas healthy yung hair nyo. Pwede rin daw to sa lips kung may chat lips kayo, so i-ganun nyo na lang. Pero hindi ko pa siya na-try sa lips. So, yun, overall review, guys. Para sa akin, effective naman yung mga products nila. Pero yung sa mga toners, yung contents nila, ano lang, mild lang. So, hindi sila agad-agad na parang e-effect. Hindi katulad ng mga ibang mga products na may mga matatapang na kinabukasan meron na agad effect, ganun. Hindi siya ganun kasi mild lang siya. So, talagang, kailangan, bigyan mo din siya ng time para makita mo yung effect niya. Okay lang naman sa akin yung products niya. Kailangan na talaga maging consistent ka din kapag gumagamit ka ng mga skincare products. Kung gusto nyo guys, i-try yung products nila. Binilin ko na lang yung Facebook page nila sa baba. I-check nyo yun. At kung gusto nyo naman silang i-check physically, meron silang physical store sa Ayala Malls, Legazpi. So, puntahan nyo na lang sila. Once again, thank you po, The Glam Potion Cosmetics and Souvenirs sa pagpapadala nyo sa akin neto. Masaya naman ako na trinay ko yung products nyo at sa naging effect nila, lalo na yung Glam Lash and Brow Serum. At kung may mga events kayo at gusto nyo magpa-souvenirs, nire-recommend ko din na i-try nyo sila para ayun din yung ma-share ng products sa mga visitors nyo at na kahit pa paano yung souvenirs nyo, magagamit nila at mapapakinabangan. So, yun guys, that's it for my video. Thank you guys for watching and don't forget to like, subscribe, and comment down below kung ano pang mga questions nyo or gusto nyo gawin kong vlog. Thank you sa time. Bye!